election was manipulated. Oh, Lisa, kasuhin na po ko. Sige, tumagunti ka. Kusman na akong gipanganlan. Ayaw na. Kita mo? For transparency, accountability, peace, and security, we've been shouting it kaganina pa. Pero kinsa may itong gisinggitan? Kinsa may tumong sa atong mensahe? I humbly submit si Lisa Marcos na sa paminawan ninyo ang akong istorya. Naghisgot si Mayor Sebastian kaganina og eleksyon. Karon akong ipadangat kaninyo ang isyu, simple lang. Kinsa sa duha ka highest official niining atong nasod ang tinuod nga gipili sa katawhan o kinsa ang nagbaniobra sa eleksyon? Kanaha duha na ang atong pagpilian, ang presidente o ang vice-presidente. Mauni, kontra na ako si Smartmatic mula pa atong 2010, daghan sa inyo nakailan ako. Atong gitikas si di na gigo mo tawag niya og budol-budol muli. Atong gitikas siya, gitawag ko nila, gipatabang ko nila. Nagtabang ko nila, unong katuig, wa gyud ko bayri bisag piso, wa sa ko maningil nila, bisag piso. I remain true to my advocacy, tabangan mo nako kay pareho ta og tumong nga malimpyo nato atong eleksyon. Pero lingit sa inyong kaalaman, Tagalog na buta, may tatlong meeting na nangyari bago ang halalan noong 2022. Meeting sa Smartmatic. Una, December 10, 2022. Giteksan ko sa secretary ni Lisa Marcos. Attorney, papuntahin ka doon sa address na to. May meeting ang Smartmatic doon. Naadid to board ang abogado ni Kinsaman. Ang kakontra ni Mayor Sebastian, si Tambaloslos, ang iyang abogado, naasa dito sa meeting nga sa Smartmatic. Smartmatic Philippines to. Ang sunod nga meeting, kato nang nag-meeting me, unya niingon si Lisa Marcos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Una ako na siya'y meeting sa tag-iya sa Smartmatic. Kay nahanglan niya duha ka technical guys. Humaning lingi siya na ako, but not you, because they hate you so much. Karon, atong himahima yun. Nga nung magkinahanglan magkaduha ka technical guys sa meeting, unsa man mo dito? Mag-meeting mo, mag-rosaryo mo? Kung mag-rosaryo ra mo dito, di ka magkinahanglan duha ka technical guys, di ba? Oh, eh una, imo kong yunahan. Kung pag-ihap sa balota, kung pagbilang lang ng boto, madaling maintindihan, abogado si Lisa Marcos, at in-explain ko na yan sa kanya, paano binibilang ang boto. So kung kailangan mo ng dalawang technical guys, ano ang topic ninyo? Paano maniobrahin ang eleksyon? Para maintindihan mo, kailangan mo ng dalawang technical guys, but not me, because Smartmatic hate me so much. So kanang duha ka meeting, December 10, 2022, og March 2022, wala pa'y eleksyon. Naanas akong affidavit, sinumpa ang salaysay. Di ko pwede mamakak. Ikatulong meeting, karon pa ninyo mahibawaan. Wala pa ni sa akong affidavit. Pero ning promise ko kang Lisa Marcos, imo gani kong unahan, dili te kabuhian. Okay. Okay, sa niya na, humana. Napay usa ka meeting, February, muni ikaduha, in between. Ang kamiting ni Lisa Marcos, si Cesar Flores, ang Smartmatic dati. Si Smartmatic, ang si Cesar Flores na sa board, na sa electronic video, si Lisa Marcos dirispika sa office. Unya ako, na ako diriskilid. Giingnan pag yung kunila, tago dito. Kay makitaan ka ni Cesar Flores, di niya maistorya. So nang tago sa ko dito skilid, pero naminaw ko. Ha, di ba? Onsa may akong buot ipasabot mga kaigsuunan. Lisa Marcos was actively courting Smartmatic to undermine the elections to make sure na mudaog ang iyang husband, si Bongbong Marcos. Karon. So yun pala, ano, mga kababayan po natin, ang pinapalabas ngayon ni Atty. Glinchong na umano itong si Lisa Marcos ang nagmaniobra para nga naman maduktor o madagtagan itong boto umano ni Pangulong Marcos. Pero para sa kanya, kung nanalo man itong si Marcos Jr., mga kababayan natin, ay hindi ganong kataas o baka ano lang, baka ad-ibin lang sila ng kanyang kalaban na itong pinklawan na si Lini.
kung sakaling nanalo man ito. Pero ayon sa kanya, dahil naman ni Obra Omano, inasikaso ni Lisa Marcos itong Smartmatic. Kaya nga naman Omano, ganito na lang kataas ang boto na nakuha ni Pangulong Marcos. So, hindi po imposible yan, mga kababayan po natin, lalo na kung sangkot dito ay napakalaking pera. Kasalig ka dyan ng eleksyon? Dili! Karon, kaibaw ko nga dili gusto si Lisa Marcos kang Inday Sara, atong vice-presidente. So, kung nakipag-negotiate siya sa Smartmatic, why labot si Sara Duterte dito, di ba? Di niya i-appeal. Kahit di man siya gusto kang Inday Sara, insecure man si Lisa Marcos. So, karon, akong gilatag sa inyo, tulo ka meeting sa Smartmatic. Si Lisa Marcos ang nag-procure anang meeting. Unsa may bote pasabot. Iyang giapas ang eleksyon para mapabura sa iyang husband, pero why labot si Sara Duterte? Karon ang question, kinsa may tinuod nga gipili sa katawhan ni atong nilabay nga eleksyon? Oh. So, kamo na'y magdesisyon kung unsaon na to. Kay niingon si Mayor Basti, mayo ko mo naog. Boss, di na mo naog, boss. Butangan ni Lisa Marcos ang lubot ni Bongbong Marcos o ipoksi para di mo naog. So nganong si Lisa Marcos man, because ang kanang private initiative ni Lisa Marcos, di na people's initiative. O di yun tamo suporta diyan na, di ba? Ipakita na to saya nga we are not for sale. O dili ta niya pwede paliton. Especially because ang iyang tumong mga kaigsoonan, unsaon paghimog presidente sa iyang anak. Maura gina ang naas yung una-una, unsaon paghimog presidente sa iyang anak. All else are expendable. So muna akong ipaabot kaninyo mga kaigsoonan, huna-huna-una to, kinsa magyud ang tinuod nga dipili sa katawan. All rise for the arrival of the Honorable Secret President si Bongbong Marcos, and the Senator of the Republic. Kay gimaniobra siyang asawa, kinsa man ang atong tinuod nga leader. Oh, naara. So kinahanglan, dili na tutugutan nga ilang maguba si Inday Sara. But let's rally behind our true leader. Because I do not believe Marcos was truly elected by the people. Or kung ningdaog magani siya, gimaniobra nila para mutaas ang iyang boto. Kay akong tantiya, mas taas ang boto ni Inday Sara, si Bongbong Marcos ligon ang kontra. Katubitang nag-aana-ana. Oh. Ligon sa ito kay incumbent vice president ko to. So, ang expected, mubo ang iyang boto. Dili pwede musugot si Lisa Marcos nga mubo ang boto ni Bongbong Marcos taas kang Inday Sara. Because all of us will look up to Inday Sara as the true leader. Onya weakling man yang bana, di siya ka-afford ana, kinahanglan iangat ang boto. Munang halos tayra sila ni Mayor sa Inday Sara. Pero that election was manipulated. Oh, Lisa, kasuhin na po ko. Sige, tubagunti ka. Tubagunti ka. Yan po, ayaw ano, pagbaso na. Mga kababayan po natin, hinahamon niya itong si Lisa Marcos, ayong asawa ng ating Pangulo na Omanoy. Ang kasuhan siya, mga kababayan po natin. Pero titingnan po natin kung kakasuhan talaga siya. Kasi dito sa kanyang pananalita, mga kababayan po natin, ay talagang lantaran niya na sinasabi na Omanoy nandaya nga itong kampo ni Pangulong Marcos noong nakarang eleksyon. At ang nagmaniobra ang kanyang asawa na walang isa kundi na walang iba kundi itong si Lisa Marcos, mga kababayan po natin. Totoo kaya ito, gaano man ito katotoo, at kung totoo man ito, mga kababayan po natin, paano ngayon mapapatunayan dahil wala ng Smartmatic at ikinansila na ang kontrata mula sa COMELEC. So mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento patungkol sa isyu ito? Mag-iwan na po, atin muna yung ating pinaka-update. Maraming